noong 28.6 billion dollars, but now ang projection by about 2011-2012 aabot na ng mga 10 to 11 billion dollars yung kanilang kinukontribute sa ating economy, yung income nila. So lumalaki rin na lumalaki, marami din ang kumikita ng malaki at karamihan din sa mga nagtatrabaho sa BPO ay mga galing sa mga mahihirap at ordinaryong mga pamilya. Yung sinasabi ni Senator Paterno na salit lahi ang kahirapan. At katunayan nga, ang Pilipinas ngayon, naangatan na natin yung India, dating India, pagdating sa call center, number one. Idolo natin ang India, pero sapagkat idolo natin ang India, naunahan na natin sila pagdating sa call centers. And pag tinatanong yung mga naghahanap ng mga call centers ng mga multinationals, ang sagot nila, mas magaling daw ang mga Pilipino pagdating sa call centers because of our grasp of the English language, mas madaling maintindihan yung ating accent. So we are getting stronger and stronger. OFW, tapos BPO, tulong-tulong, at karamihan sa mga tao na nagtatrabaho sa sektor nito ay mga tao na galing sa mga pamilyang mahirap at galing sa pamilya na maraming anak. Alam niyo yung sinisisi yung mga mahirap pagdating sa paglaki ng populasyon. Kasi ang issue ng mga RHs, masyadong malaki na daw ang population natin, which I disagree. Alam niyo, nung kausap ko si Secretary Cayetano Padiranga Jr., NEDA Secretary, kausap ko siya noong May 18, 2011. Noong 1992, siya ang Secretary ng NEDA. Ngayon bumalik siya, siya na naman ang Secretary ng NEDA. Sabi niya, noong 1992, ang populasyon ng Pilipinas, 65 million. Yung nasa poverty level, 32%. Ngayon, 2011, ang population ng Pilipinas, 95 million. Ang poverty level, yung mga mahihirap, 26%. In other words, over that period, lumaki ng 30 million ang ating populasyon. At yan siya sabi parang, yan, 30 million na. Masyado tayong dumadami kasi yung mga mahihirap, masyado maraming anak, sila nagpapalaki ng ating populasyon. Yan ang sinasabi parati ng mga RAs. But look at the statistics. Noong 1992, yung bilang ng mga mahihirap, 20.8 million. Ngayon, 2011, ang bilang ng mahihirap, 24.7 million. In other words, ang nadagdag sa mga mahihirap, 4.1 million. Ang nadagdag sa kabuuan nating populasyon, 30 million. So now it's very obvious na yung inilaki ng ating populasyon, 4.1 million lang ang galing sa mga mahihirap. So why are they blaming the poor for the increase in the population? When the poor, as can be seen by the statistics, accounts for only a small fraction, a much smaller fraction of the increase in our population. Yung non-poor, 26 million, yung poor, 4 million. So, hindi po tama na sisihin natin yung mga mahirap sa paglaki ng ating populasyon sapagkat ang mas nakakadagdag sa ating populasyon ay yung mga Pilipino na hindi mahirap. But there's nothing wrong with that. I'm just showing the statistics here. Tapos meron bagong, sabi nila, naghihirap daw ang Pilipinas. But then, I go back to the SWS. Ang finding nila, 1 million fewer families experiencing hunger. In other words, there is less poverty now in the Philippines. It is not correct to say that the Filipinos are getting poorer and poorer because of what Senator Paterno was saying, na pag poor ka, poor din ang anak mo, poor din yung mga apo mo. Now, anuin natin yung Reproductive Health Bill. Sa unang-una pa lang na pag-file ng Reproductive Health Bill, there was already, in my opinion, in my strong belief, an attempt to deceive the Filipino people. Why? Kasi alam nyo, si Congressman Lagman, ang author ng RH Bill, naglabas ng isang press statement. Ang sabi niya, ang number daw ng House Bill niya ay House Bill number 3. In fact, this came out in his press release, no? Dated July 2, 2010.
Alam nyo kasi, sa pag-number ng bill, importante yung numbering. Pag mas bababa yung bill mo, ibig sabihin ikaw ang naunang nag-file. At pag ikaw na unang nag-file, dapat bigyan ka ng priority. At siyempre, parang mas magandang tingnan na isa ka sa mga naunang nag-file. Sabi niya, nag-file daw siya ng House Bill number 3. Nung mabalitaan ko itong house, itong press statement niya, nagulat ako. At sabi ko, paano nangyari yan? Eh ako yung isa sa mga unang nag-file ng bill. Ang bill ko for the protection of the unborn, House Bill number 13. At ang alam ko, yung first kasi sa unahan niya sa kamara, nakapila kayo dyan. E nagkataon, yung staff ko, pangalawa, nakapila. Nauna yung staff ni Congressman Singson, no? Then Congressman Singson, kanya ang House Bill number 1 to 10. Kaya nung mabalita ako, sabi ko, paano nangyari na naging number 3 siya? Alam ko, naka-reserve kay Congressman Singson yung number 3. So, chinek ko yan. Napag-alaman ko na there was a pressure on the part of someone pressuring the bills and index people to change his house bill, Congressman Lagman's house bill number, which turns out to be House Bill number 96. In fact, yan yung final number. Para gawing number 3. So doon pa lang, merong element of an attempt to deceive the Filipino people and falsify an entry. False statement, kaagad. At hindi ito pwede ipagkaila ni Congressman Lagman sabagat pinikap ito ng media. Kilala niyo ba si R.G. Cruz ng ANC? Nababalitaan siya ng report. In fact, si R.G. Cruz sa kanyang blog, binasa niya na House Bill number 3, yung kay Congressman Lagman. So, pumasok na sa media, and in Legazpi City, merong Bongo Radio Philippines doon, ganun din, binasa din, na House Bill Resolution number 3, yung bill ni Congressman Lagman. But then again, we all know, hindi yan House Bill number 3, House Bill number 96. Kaya nung nalaman ko yan, nagpunta ako sa Bills and Index, kinausap ko yung Secretary General, sinabi ko, pag pumayag kayo, pag magpa-pressure kayo na dayain ang House Bill number na yan, magpapile ako ng kaso sa Ombudsman. Mabuti na lang at pinakinggan nila ako, kaya hindi natuloy. Kaya naging House Bill number 96 talaga yung number ng bill ni Congressman Lagman. Another thing na panluloko ay itong nagkaroon ng debate sa Kamara de Representante. Ang nag-interpellate si Congressman Manny Pacquiao. Meron tinanong si Congressman Pacquiao about a certain provision. Ang sabi niya, dinidebate niya si Congressman Lagman, sabi niya, hindi ho ba pag pinilit niyo ang mga employers na magbigay ng mga contraceptives, mga condom, baka ang mangyari dyan, ibibenta ng mga employers yan sa mga empleyado nila, baka kumita pa.